please, ano ho ang problema doon? Pwede po tayo ano natin i-gawin doon sa labas ng gate pa yung pagpaprotesta niyo kung meron po kayo. Eh, dito ho dadalhin yung mga kasamahan namin. Opo, pero ma'am, doon lang po kayo allowed. Meron ho bang ano, is there any law that disallows holding a protest here in City Hall? Ang dami-dami ho namin guesses na punta rito. Issue ho ng urban core, issue ng mga dinidemolish ho, ano-ano. Andito ho kami, hindi naman kami pinapaalis. Hindi naman ho namin susugurin yung hollow glasses. Dito lang naman ho kami tahimik. Inaantay lang ho namin yung mga abogado. No, ma'am, mas allowed po kasi kayo beyond that point. Where? Show me the rule. Show me the ordinance. What are you talking about? This is freedom of speech. This is freedom of assembly. It's constitutionally guaranteed. Actually, kung kami, you will drag us out here, you will create a scene. You will make more trouble for yourselves. Bilanggong political! Adayain! Si Benito, Samson at Minima Austria po ay mga consultants ng National Democratic Front. Sila po ay kalahok sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MDF at ng gobyerno ng Pilipinas. Kung tutuusin, walang kahit anong dahilan ang gobyerno ni Noynoy Aquino para sila ay arestuhin, para sila ay sampahan ng mga gawa-gawang kaso. Ayon nga po sa kanilang pahayag, sila noon ay nasa Kabisayaan para tulungan ang mga biktima ng Yolanda. Si Noynoy Aquino, pagkatapos pa ng 4 na araw bago tumungo sa Eastern Visayas para tingnan ang kalagayan ng mga kababayan nating biktima ng Yolanda. Ito ang katarungan sa lipunan ng Pilipino. Ito ang katarungan sa ating bayan. Yung mga direktang kalahok sa pagtutulak ng mga pagbabago. At interes ng mamayan, sila ang ikinukulong, sila ang inaaresto, sila ang sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso. Hindi lang po sila 2 tao, mahigit 400 sa buong Pilipinas ang tinatawag na mga bilanggong politikal. Sila po ay mula sa hanay ng mga magsasaka, mga manggagawa, mga leader ng iba't ibang progresibong organisasyon ng mamamayan. Dahil hindi sila sinasampahan ng mga kasong politikal, sila'y sinasampahan ng kung ano-anong kaso mula sa murder, homicide, arson, ngayon, pati kidnapping, parisilius illegal detention. Ano ang tawag ninyo sa ginawang mga pagdukot ni Jovito Palparan? Ano ang tawag ninyo sa ginawang pag-aresto at paghuli sa Morong 43? Hindi ba ito serious illegal detention? Nasaan ang hustisya sa lahat ng mga biktima na pinatay, dinukot at inaresto ni Gloria Macapagal Arroyo? Hanggang ngayon, sumisigaw sila ng hustisya. Hindi sina Benito Samson, hindi sina Wilma Austria ang kaaway ng mamayan, kundi ang mismong Remy Aquino na pumapatay, dumudukot, umaaresto at nagkukulong ng mga kakampi ng mamayan.